kung hindi pa bumaba ang bilang ng mga bagong kaso kada araw sa darating na linggo. 3,666 po ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Magandang hapon po, panibagong record high na naman ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. So, magsisimula yung kwento natin sa isang ordinaryong araw lang. Hinatid ko yung asawa ko sa trabaho niya ng 5 p.m. Umuwi ako ng bahay. Tapos, nang malapit na kaming matulog, sumama na yung pakiramdam ko. So, minessage ko kagad yung asawa ko ng gabing yon. Ang sabi ko sa kanya, pag-uwi niya bukas ang umaga, ay kailangan nilang umalis ng anak ko papunta sa bahay ng nanay ko para mag-isolate na sila. Haha, ako pala. Nagsimula akong lagnatin kagabi lang. So kaninang umaga, matingin yung asawa ko. Tapos nag-isolate ako, syempre. Tapos umalis na yung asawa ko tsaka yung anak ko. Lumipat sila dun sa bahay ng mama ko. Nilalagnat pa rin talaga ako. Sama pa rin ang pakiramdam ko. Day 1, day 2, day 3. Ito yung pinaka-hardcore ng experience ko. Grabe yung fever ko nun. Pagod na pagod ako na hindi mo malaman kung anong ginawa mo. May headache ka. Tapos nagwa-vomit na ako. Loss of appetite din. Tapos nagsistart na mga ito yung lalamunan ko na parang may phlegm. Okay, day 3. Anyway, maraming salamat sa mga nagre-reach out sa akin. Sobrang na-overwhelm ako sa mga kaibigan ko na nagbe-message. Mga friends ko sa YT, maraming salamat sa mga nag-aalala, sa mga prayers nyo, sa mga kapatid ko, sa mother ko. Hindi ko sa kanila sinabi, pero so meron ako sinusunod na routine everyday. Sa pagkagising ko sa umaga, dapat ako mag-suob. Suob ah, hindi sukob. So, kakatapos ko lang gawin tong suob. Yung tinatawag din lang suob. Hindi ko actually alam kung yun yung tawag doon. Yung magpapakulo ka ng tubig. Tapos may ilalagay ka. Ang sabi sa akin, asin eh. Yung iba nilalagay ng ginger. Ang ginawa ko, asin lang. So, pinakulan ko siya. Kapag kumulo na, tumuusok na. It's like magaganto ka. Siya. After kong gawin, as kakatapos ko lang, gumaan yung pakiramdam ko. Gagawin ko lang palagi. Sarap din na parang pinagpapawisan ka. Dapat gawin mo to sa umaga, pagkagising, sa hapon, at bago ka matulog. Gawin mo yun everyday para mas gumaan yung pakiramdam mo, tapos maganda rin yung pinagpapawisan ka. Maraming salamat sa asawa ko, nagpadala ng isang katutak na gamot. Tapos mga putas. Yun nga lang, kahit na bata pa ako, hindi ako pala inom ng mga gamot kapag nagkakasakit ako. Hinahayaan ko lang siya. So ever since, ayoko talaga nag-iinom ng mga gamot-gamot. Alam mo yung feeling na kapag umiinom ka ng pills tapos parang nagsastuck up sa throat mo, ayoko na mga ganong feeling. Kapag nagkakasakit ako, nang hinahayaan ko lang siyang kusang gumaling katulad ng lagnat, yung mga ubo, yung mga sipon. Pero one time, talaga kinuusap ko yung nanay ko na ibili ako ng gamot kasi talagang kailangan ko eh. Yun yung time na nagkaroon ako ng sugat. Alam mo ko saan? Oh, hindi dyan. Except for one time pala na nagpabili ako mismo sa nanay ko ng gamot. On trip kami papuntang Bicol. Backstory, yung mga panahon na mas bobo pa ako at mas gago pa ako, eh nagpabutas ako, palagay ako ng hikaw sa dila. Hanap ako ng picture kung meron man. Ayun daw eh kami sa Bicol, nagnanana siya. Ako nag-ano siya, may pass. Iyo, syempre masusubo mo pa. Iyo, ko, mami, pabili ako ng amoksisili niya tayo. Biglang tumingin sa akin yung kapatid ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, si Papa Noy, sabi, may tulo ka, no? Maraming salamat sa kapatid ko. Nagpadala sa akin ng mga goods. Tapos mga tubig. Tapos ito, ang sarap pala. Ang sarap pala ng lasa nun. Yung po charis.
isa sa laging advice sa akin ay dapat lagi kang hydrated. Malaking tulong ang mga Pocari Sweat at saka mga Get Rid the Blue. Kung wala na maganto, okay lang yung mga natural na tubig. Basta ang importante ay lagi kang hydrated. So shoutout natin ang kapatid ko at ang asawa niya sa Milwaukee Wins Canskins. Wins Canskins. Wins Cans. Wins. Wins Cons. Wins Cons. Shins. Basta, sa USA yon, nagsisnow doon. So maraming maraming salamat kasi lagi siya nagpapadala ng mga goods, mga groceries, tapos mga product na makakatulong sa akin. Katulad ito binili ng strep seals at Bactidol. Tapos nakakatuwa to, talaga nag-message pa sa akin kung paano gamitin yung Bactidol. Eh di ba parang mouthwash lang naman yun? Pabili siya ng Bactidol, tapos minessage sa akin kung paano gagamitin. Swish and gargle. Full strength. 20 ml to 30 seconds twice daily. Morning and evening. Liquid should be expelled and not be swallowed. Ganun pala yun. By day 5 ng umaga, nagulat na lang ako nang biglang buksan ng pinto. Lahat ay nagulat ang buksan ng pinto. Sayaw na ang mga tao'y biglang nahinto. So bibigyan na pala ako ng antigen test para malaman kung positive tayo. Home service to, talagang susugurin ka kahit natutulog ka. So, syempre nagising ako, tagulat ako. Tapos wala pa ako sa ulirat, binuksan ko agad yung camera. Tapos tinutok sa akin. Yung thermometer nga, akala ko ipapasok niya sa ilong ko. Akala ko lalagyan mo sa ilong. Ito pala itong home service at hindi may diretso sa kwarto kahit tulog ka. Alam niyo yung mga dentistang hindi nyo alam kung seryoso o nang titrip lang? Yung kinakausap ka habang may nakasalpak sa bunganga mo at nakanganga ka, makakasagot ka ba nun? Eh yung may nakasalpak sa ilong mo hanggang utak mo, sa tingin mo makakasagot ako? My God, sobrang tagal. Sobrang tagal tapos nagtatanong ka. Day 5. So shoutout natin yung asawa kong napakaganda at napakasexy. Galipan trabaho yan. Tapos dumiretso sa bahay. Tapos binigyan ako ng antigen. Tapos uuwi pa yan siya sa bahay nila doon sa mama ko. Tapos mamaya may pasok yung anak ko. Siya na naman yung mag-guide. Thank you, Han. Day 5 pa rin. Ngayon ang umaga. Nagood ako dito ng napakasexy yung ano. Kalabrat ako doon. Medical swabber. Yun nga lang. Unfortunately, positive tayo. Ando na yan, wala na tayo magagawa. This is a very big deal. This is not a laughing matter. Ito, naiintindihan ko yung magnitude ng situation, pero hindi na pwede mag-iiyak lang ako dito, di ba? So, dumating na yun. Wala akong panlasa. Bad trip talaga itong makbo. Bad trip talaga. Ay, naku. Binilagyan na yan ng asin. Nakala ko, lalo ko panlasa. Gago. Day 6. By this time, wala na akong fever, pero meron pa rin akong phlegm sa throat ko.
mild cough, at meron na rin tayo ngayong clogged nose. Diyan natin. Foam wash, aloe vera. Maraming salamat. Ganda to. Ang gargle to para matanggal yung mga bakterya. Isa pa. Day 7 ay parang katulad lang ng day 6. Wala na akong fever. Meron pa rin tayong phlegm, mild cough, tapos clogged nose. By day 8, nagulat ako. Biglang nawala yung pang-amoy ko. As in, wala talaga akong maamoy. Pinuntan ko kagad yung mga pabango. Nalalapit ko sa ilong ko. Spray ka. Wala ka maamoy. As in, nawalan ako ng pang-amoy, pero meron akong panlasa. So, pinadalan po ako ni Mama at ang asawa ko ng food. May sabaw. This is tinola. Brownies yan, dessert. Ito kasi na-request ko. Kalabasa. Hindi ko alam kung isa. Ang dami niyang binigay ng food. Ginatang kalabasa with malunggay. Yun yung gusto ko eh. Fruits to. Mga suha. Yan. Day 9. Wala na tayong lagnat. Makati ang lalamunan. Wala pa rin pang amoy. Clogged nose. At kaunting muscle pain. Ito yung gamot ko para sa pagtanggal ng plema. Ihahalo mo lang siya sa kalahating basong tubig. Tapos ihuhulog mo lang siya hanggang sa matunaw. Isang beses tuwing gabi para matanggal ang plema sa katawan. Tapos ito na, pwede natin inumin. Lasang blade talaga. 10th day. Iba't ibang klaseng multivitamins na sabay-sabay kong iniinom. Yummy. I can feel it. I can feel it. Next on Quinito Channel. So para malaman mo yung oxygen level mo at saka yung pulse rate mo. Sa comfort room namin. Yung pinaka-balcony namin. So, dapat lagi naka-close yan. Keep safe, guys. Tapos, keep safe, guys. Keep safe, guys. At saka, keep safe, guys. Keep safe, guys. Keep safe, guys.